ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus, bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Ito ang inyong kapanalig ng bilan sa Mega Manila sa panahon ng Kwaresma. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon ngayong araw ng Miyerkules, ika-22 araw sa buwan ng Pebrero taong 2023. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hindi maisasantabi ng resolusyon sa Kamara ang mga kasalanan at pananagutan ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kontrobersyal na kampanya kontra droga. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, hindi mapagtatakpan ng mga kaalyado ng dating Pangulo sa Kongreso ang crime against humanity ng nakalipas na administrasyon at dapat lang napapanagutin ng International Criminal Court. Dagdag pa ng mambabatas, hindi may pagkakaila ang datos na 6,000-30,000 katao ang nasawi na pawang may kinalaman sa illegal na droga ang napas lang sa kampanya ng pamahalaang Duterte. Iginit din ni Lagman na ang International Criminal Court ang nararapat na hukuman para dinggin ang kaso ng mga pagpaslang. Una na naghain ng resolusyon si House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na humihimok sa mga mambabatas na ipagtanggol si Duterte laban sa investigasyon sa kasong Crime Against Humanity. Una na rin nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Caritas Philippines Executive Secretary Father Antonio Labiao na hayaan ang ICC na mag-imbestiga at pairalin ang due process. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 4. Kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Guyamax. Todo Max Guyamax! Gawaing bahay ba ka mo? Dapat all equal! Tugon sa panahon ng sakuna? Dapat all equal! Sa kabuhayan at ekonomiya? Abay, dapat all equal! Dahil sa Oxfam, bawat isa ay mahalaga. Sa Oxfam, dapat all equal! Alamin kung paano natin maabot ang patas na bukas para sa lahat. Sa usapang tatalakay hindi lamang sa ating kaunlaran, kundi maging ang ating mga karapatan, kasarian, kapayapaan at ang kapaligiran. Tutukan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam tuwing ika-4 na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Makinig! Ayan, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ngayon po ay 22 ng Pebrero at ito po ang 19 na episode ng Oxfam Pilipinas, Dapat All Equal. Ang aming programa tuwing ika-4 ng Miyerkules ng buwan, alas 3 ng hapon. Ako po si April Abelio Bulanabi at kasama po ko po ang aking co-host para sa episode na ito na si Leia. Ayan, maupay na po, Lok. Magandang hapon sa iyo, Ate Leia. Hello, Mama Apes. Maayong hapon. Maupay ng kulob sa ating mga tagapagkinig. Ako po si Leia Payod, Resilience Portfolio Manager ng Oxfam Pilipinas. Happy to see you, Mama Apes! Happy to see you too. Nako,
Nakakatuwa at ikaw ang makakasama ko para sa episode na ito, Ate Lay. Oo nga, so exciting. I've been an avid listener and also really follower of Radio Veritas program natin. So, Mama Apes, ipapakilala ko muna ang Oxfam Pilipinas, no? So, ang Oxfam Pilipinas ay isang non-government organization na nasa mahigit 90 countries and dito sa Pilipinas ay halos 30 years na tayong tumutulong sa mga kababayan natin at lalong-lalo na yung mga naapektuhan ng mga kalamidad at mga yung nasa mahirap na lugar at vulnerable komunidad. Ayan, oo. Nako, salamat sa iyo, Ate Leno. Noong nakarang buwan nga, eh, no, napag-usapan natin dito sa ating programa. Nako, alam na alam ito ng marami sa atin. I'm sure, aramdam mo rin ito, no, yung alamat ng gintong sibuyas. Alam natin na bukod sa nagtataas ang mga presyo ng mga bilihin, no, matindi talaga yung naging epekto ng pandemya, no, yung pandemic na dinanas natin itong nakaraang dalawang taon sa ating ekonomiya, no, lalong-lalo na para sa ating mga mahihirap na kababayan. Oh, tama-tama, Mama Apes. And ako ay I'm from Ormoc City, so taga Leyte, Cebuano, Bisaya. At lalong mas mahal doon ang sibuyas. And speaking of itong naging epekto ng pandemya, actually, Mama Apes, in year 2020 or 2021, nagkaroon tayo ng research, ang tawag natin doon, social enterprise action research, kung saan nakita natin na halos 50% ng mga mga sumagot ng interview natin ay talagang nagsasabi na 90% na experience nila yung nawalan ng kita or bumaba yung kanilang kita dahil sa pandemic. And at dahil dyan, isa sa mga pinagkakaabalahan natin ngayon sa Oxfam at ang kasama ang ating partner na Institute for Social Entrepreneurship in Asia at yung mga partner natin sa present coalition ay maipasa sana natin itong panukalang batas, no, or sumusuporta tayo para maipasa ito na naglalayong masuportahan ang mga social enterprises bilang pamamaraan o pamabawasan ang matinding kahirapan lalo na nito nagdaang pandemya. Nako, oo nga. Nako, maraming salamat din sa mga datos na ibinigay mo, Ate Lea. Talagang importante na mapag-usapan natin itong issue na ito. No? Kaya mamaya, no, abangan natin, no, sa unang parte ng ating programa, pag-uusapan natin yan. Pero bago muna natin ipakilala, no, ang ating unang guest para sa araw na ito, panoorin po muna natin ang Bright Spot Report na ito mula sa kasama natin na si Neil Rojas. Ginanap ang kauna-unahang Social Enterprise Trade Fair at Financial Resilience Exhibit sa mababang kapulungan ng Kongreso noong nakaraang Feb 6 hanggang 9 upang isulong ang pagpapasa ng batas na naglalayo na suportahan ang mga social enterprises bilang pamamaraan upang masugpo ang kahirapan sa bansa. Ang social enterprises ay uri ng negosyo na ang pangunahing misyon ay matulungan at mabigyan ng kabuhayan ang mga pinakamahihirap at vulnerableng grupo. Itinampok sa trade fair ang iba't ibang produkto gaya ng kape, gulay, tag at mga palamuti na tatak Pinoy, sustainable at di nakakasira sa kalikasan. Ang Social Enterprise Trade Fair at Financial Resilience Exhibit ay pinangunahan ng Present Coalition kasama ang opisina ni Representative Jose Manuel Alba, Roots Collective at Oxfam Pilipinas sa pamamagitan ng Gracie Project. Para sa Patas na Bukas, ako si Neil Rojas. Kunya sa action sa ginagawa natin kabakalan lamang na trade fair at exhibit sa Kongreso. Maganda ang activity na yun, Mama Apes. Nakapunta ka ba or nakabisit ka ba? I think nandun ka, no? Ay, actually, oo. Napuntahan ko siya, no, Ate Lay, no? At talaga nakakatuwa, no? I think ito yung unang beses nagkaroon ng trade fair at hindi lang basta-basta mga maliliit na negosyo ito, no? Katulad nga nung nabanggit kanina sa report, mga social enterprises yung mga nag-participate dito. Meaning, ito yung mga ano produkto na gawa mismo ng mga nasa community, no? Yung mga iba't iba ng mga magsasaka, no? May mga artisans tayo dito na gumagawa ng mga iba't ibang mga palamuti, no?
At ano pa ba, may mga produktong pagkain gaya ng mga kape, no, talagang itinampok natin ito, no, para mas makita, no, ng ating mga lawmakers, yung ating mga congress, ano, no, mga representatives sa kongreso, no, yung mga ginagawa ng ating mga kasamahan. Mm-hmm. Oo, maganda yan, Mama Apes, kasi actually isa rin yan sa pamamaraan natin to showcase. Actually sa Leyte, mayroon din tayong partner na grupo ng mga kababaihan na talagang nagsusulong sila ng social enterprise. At nasa distrito ito ni Congressperson Veloso. And isa sa mga sinusulong din nila is yung inclusive business. Alam mo yung paano masusuportahan pati yung mga kababaihan, kung saan nanggaling yung mga produkto nila na ginagamit nila doon sa social enterprise business. And talagang nakakatulong siya. In fact, may mga nakausap tayo na nabit tayo ng mga kababaihan o mga nanay, no, na kasama doon sa social enterprise business na yon, na at some point, nagkakaroon sila ng sarili nilang kita. And naitulong nila ito para sa pangangailangan ng pamilya nila. And I hope, Mama Apes, itong magiging guest natin would really, yung mabibigyan pa niya tayo ng explanation, no, kung paano kaya nakakatulong pa yung social enterprise para ba ibango natin yung ekonomiya ng ating bansa dahil sa pandemya. Oo nga, no, oo, Ate Leno. Inaantay lang natin, no, itong siya. Actually, ang magiging guest sana natin ngayon ay isa sa mga champion natin, no, sa Kongreso, si Bukid Non Representative Jose Manuel Alba, kaso hindi pa natin siya makontakt na mukhang nagkaroon ng emergency si Congressman Alba. So habang inaantay natin, no, kung matatawagan ba ng ating mga kasama si Congressman Alba, siguro pag-usapan muna natin ng kaunti, no, Ate Lay, no, yung ginagawa natin proyekto dito sa Oxfam, itong Gracie Program. Oo, baka pwedeng mabanggit mo, no, kung ano particular na mga aktibidad, no, yung tinutungo nitong programa natin. Oo, thank you, Mama Apes, and I hope anytime soon maka-join sa atin si Congressperson Alba, no? Oo, maikwento ko lang, Mama Apes, na itong ating Gracie Project, actually matagal na ito dito sa, I mean, matagal na ang Oxfam Pilipinas at ang partner natin na ISEAH at saka IDEALS para magkaroon ng oportunidad na mapag-usapan itong mga batas na sinusulong natin para masuportahan ang ating enterprises dito sa social enterprise in particular dito sa Pilipinas. So actually may mga ginagawa tayong consultation, pagpupulong together with mga social enterprise practitioners, kung saan isa rin sa mga tinitingnan natin kung paano ba sila matutulungan ng private sector at ng ating gobyerno para mas mapalago at mapagpatuloy natin yung ating mga ginagawa na pagsuporta sa mga social enterprises. So aside from mga conferences, roundtable conversation, ito ring batas, itong sinasabi natin kanina, yung present bill, no? So, kung sakali, yan po ang magiging kauna-unahang bill na talagang nagpo-focus on supporting social enterprises in the Philippines. So, kaya ganun na lang, kaaktibo tayo na magpipag-usap sa mga mababatas natin, hindi lang actually sa national level, but also sa mga local government units, no? Yung mga nasa probinsya, nasa regional level, para mapopularize natin itong batas na sinusuportahan natin. Oo, naku. Pas pag-uusapan pa natin ng malaliman, no, yung topic natin, no, yung suporta para sa mga social enterprises. Pero bago po yan, tayo po muna ay magpapatuloy matapos po ang ilang patalastas. Dapat all equal! Maging Oxfam!
Matindi ang pinagdadaanan ng Pilipinas dahil sa pandemyang dulot ng COVID-19. Maraming negosyo ang nalugi at maraming manggagawa ang nawala ng trabaho. Kaya naman sa panahon na nagsusubikap tayong ibalik ang dating sigla ng ekonomiya, importanteng kasama tayong lahat sa pag-ahon. Ang inclusive business o negosyong mapagpabilang ay ang kinabukasan ng negosyo. Ito ang uri ng negosyo na nagsisiguro na kumpleto ang agricultural value chain. Direktang pagpapahalaga sa mga nasa economic base, ang mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, pati na rin ang mga mahirap na komunidad at mga vulnerabling grupo. Dapat makapagdudulot ng nasusukat na pag-unlad sa katayuan at kabuhayan ng mga sakop na komunidad. Dapat makatulong sa pagpapababa ng kahirapan sa Pilipinas at makatulong na mas mapabilang sa lipunan ang mga nasa laylayan. Malaki rin ang papel ng mga inclusive business sa inobasyon. Kinakailangang may kakayahang kumita at hindi palugi ang mga nagnanais maging IB. Sa kasalukuyan, may ilang bersyon na ng panukalang batas ang nakabinbin sa Kongreso. Kasama sa importanteng probisyon ng mga ito, ang pagbuo ng National Inclusive Business Coordination Council na binubuo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa ilalim ng panukalang batas, may mga insentibo ding ibibigay sa mga inclusive business. Kasama na riyan ang pagpapahusay ng mga infrastruktura, pagbibigay ng access sa financial at loan assistance at tax deductibles. Sa pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor at pagpasa ng Inclusive Business Bill, inaasahang mabigyang puwang ang mga negosyo na hindi lang nakakatulong sa ekonomiya, ngunit direktang nagbibigay pag-asa sa mga mahirap na komunidad at mga vulnerable grupo. Baka pwede ka magbigay ng konting detalye at Elena, kasi baka unang beses marinig ng ating mga kapanalig yung termino na social enterprises. Ano nga ba itong social enterprises? Oo nga, Mama Apes, no? Sayang wala si Congressperson Alba. Talagang siya ang ating pinaka-aktibong partner para maisulong itong present bill na ito sa ating national legislation. Sige, Mama Apes, subukan ko, pero isa rin ito sa mga talagang ginagawa natin ngayon na pagpapalaganap ng public awareness kung ano nga ba ang social enterprises at paano nga ba maka dapat masuportahan ito, no, sa pamamagitan ng isang national law. So, ang social enterprise, Mama Apes, yan yung tinatawag nating mga grupo ng livelihood, or di kaya ito yung mga groups or organizations na kung saan mayroong social mission. May talagang sinusulong na pagbabago, either a contribution to the well-being or to poverty reduction, or di kaya yung pag-improve ng kabuhayan at buhay ng ating mga mababayan, lalo-lalo na yung mga nasa poor communities, yung madaling alam mo na, naapektuhan ng mga kalamidad at vulnerable group. So, itong livelihood or enterprise na ito, mayroon niyang usually sort of core attribution, no? Yung binibigay nilang contribution para sa development, no, ng ating bansa. So, either yun yung nagkakaroon niyan ng oportunidad para
or nag-o-offer ng opportunity na may magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. At the same time, magkakaroon ng sariling kita sila. And yung ginagamit na enterprise o mga raw materials ng ating enterprise ay talagang nanggagaling sa atin or matatawag nating sustainable no na mga raw materials. And syempre matutulungan naman ang nakakatulong ito sa local community natin, particularly pag-upgrade ng ating local economy. So, ang ginagawa natin ngayon Mama Apes, mayroon tayong medyo matagal-tagal na itong sinusulungan ng partner natin, no. Sila ang present coalition. Ang may sinusulong tayong tinatawag na poverty reduction through social entrepreneurship. So, in short, present. So, PRESENT bill. So, itong bill na ito ay naglalayo na sana masuportahan ang ating mga social enterprise sector at ma-engage talaga sila para sa isang inclusive recovery and poverty reduction program dito sa Pilipinas. Particularly nga, as nasabi ko kanina, ang social enterprise ang isa sa pinakamalaking naapektuhan ng pandemya. So, yun yung mga ginagawa natin sa ngayon, Mama Apes, and si Representative Alba, at mayroon pa tayong ibang mga kinakausap, no, at the national level, na parang para mapag-usapan ito. I mean, madala ito sa Kongreso at sa Senate. Actually, just last week, no, nagkaroon tayo ng pagkakataon para magkaroon ng kauna-unahang Senate hearing para sa pinupopost natin na panukalang batas. Oo, nako, nakakatuwa at gumagalaw naman itong panukalang batas na ito, no, pareho sa Kongreso na pati sa Senado. Siguro ano no, Ate Lay, no, baka pwede mo ring maikwento, no. Ano ba 'yung mga makakahalagang provision ng panukalang batas na ito? Mm-hmm. Ano 'yung difference niya, no, dun sa mga previous na batas na meron tayo patungkol sa mga social enterprises at mga small businesses? Mm-hmm. Oo nga, Mama X, medyo nakaka-intriga ang magiging batas na ito, no? Kasi nga, unang-una, as I mentioned earlier, mukhang ito yung pinakauna talagang sort of comprehensive na panukalang batas kung saan sinasama na niya pati pagsulong ng interes ng mga kababaihan, particularly yung mga women social entrepreneurs natin, no? So, doon sa pinaka-salient features ng batas na ito, Mama Apes, mayroon itong lima na pinaka-core theme niya. So, unang-una, ito yung pag-set up ng isang National Poverty Reduction Program through social enterprise. O diba, exciting siya? So, ito yung tinitingnan natin na sinusulong at sinusuportahan sana natin ng mga social entrepreneurs natin. And in fact, Mama Apes, itong present coalition, sa ngayon, mayroon na silang more than 60 or 70 members na social enterprise na nagpapamembro, pero alam natin na marami pa yan, di ba? Pero itong mga current members ngayon, ay sila talaga yung pinaka progresibo at the same time, nakikipagtulungan sa atin para mapag-usapan kung paano nga sila masuportahan ng gobyerno at ng private sector at the same time. So yun yung unang core program niya. Pangalawa, sinusulong din natin sa batas na ito na magkaroon ng hybrid financing scheme to support the social enterprises. So, ano nga ba ito? So, parang sinusulong natin dito na sana magkaroon ng access, yung may mapuntahan na particularly financing itong ating mga social enterprises. So, nag-iinganyo ito, in-encourage niya itong mga bago pa lang na, alam mo, gusto mag-start up. Na mga maliliit na mga social enterprise at yung mga existing na. So para magkaroon sila ng appropriate financing support at the different level ng kanilang business development. So, di ba exciting rin yan na kung saan magkakaroon sila ng network or magiging membro sila ng mga financing opportunity. Kasi sa ngayon, Mama Apes, isa yan sa mga lumalabas na problema, no, na walang stable na source of financing support. Para naman, yung mga gustong mag-invest or gustong magkaroon ng business, maka-start sila. At the same time, yung existing na, masuportahan pa kung ano yung gusto nilang innovation doon sa current social enterprise nila. Yun yung pangalawa. Pangatlo, ito yung pag-implement ng mga programa at incentives
para sa pag-develop ng isang social enterprise. So, itong incentivization, kung tama yung English na yun, ito yung incentive program na tinitingnan sana natin, Mama Ips, na mayroong support ang social enterprises sa capacity building program. So, for example, ito yung paano nga ba nila mas masuportahan pa yung magagawa nila, kung kailangan ng skills training, o di kaya ma-expose nila to other business models na makakatulong naman sa social enterprise. Tapos, sinusulong rin dito na sana magkaroon ng recovery and rehabilitation fund. Kasi nga, di ba, yung nakaraang pandemya nga, halos 90% sa kanila ay talagang naka-experience ng yung pagbaba talaga ng sales nila. So that's the recovery and rehabilitation fund. We also supported sana na magkaroon ng research and development program para sa mga social enterprises. Pang-apat, ito yung proactive market development program kung saan mas maipromote natin or masuportahan ang mga social enterprises para maipromote ang principle of ethical and fair trade. Ayan, medyo malaking ano yan, malaking usapin yan, ethical and fair trade. Kasi we also wanted to really be very active sa conversation na yon. Ang panglima is tax credit. Mayroon din tayong tinitingnan na cash incentives and also at the same time preferential treatment in the government procurement. So, yun yung mga at some point sinusulong natin ang kasama sa batas na yan. Pang-apat na ma-apes, and this is I think the second to the last, is that yung pag-integrate ng gender and development principles. Kasi nga sabi natin, medyo mataas pa ang gender gap no sa usaping women's participation in economic activities or economic opportunities. So, talagang malakas yung gender and development component ng batas na ito. And lastly, itong sana mas mapalalim pa or mapalakas pa na pa ng local government unit yung support para magkaroon ng may bagong usbong na mga social enterprise, lalong-lalo na sa mga communities natin. So, Mama Ips, yun yung limang core salient features ng batas na sinusulong natin. Actually, sabihin ko, parang hindi lang 4 or 5 yun. Parang feeling ko madami. Maraming nakapaloob talaga dito sa batas na ito. Na maganda, actually, no? Una-una, nabanggit mo dito yung, kasi walang malinaw na programa no sa ngayon para sa mga social enterprises. At maganda no na kasi once na may malinaw na programa, malinaw din yung ambisyon para sa kanila, di ba? Tama ba, Adelaide? Mm-hmm. Di ba? So yun, yes, tapos nabanggit mo din no. Oo, nabanggit mo rin yung paano sila makakabangon kapag may mga katulad ng dumaan na pandemya no. Kasi alam natin maraming nagsara, hindi nila alam kung paano nila i-sustain yung negosyo nila, no? Saan sila kukuha ng pera para mag-innovate at halimbawa gusto pa nilang mag-expand ng kanilang business. Kaya maganda no, maganda talaga yung programa no na nakapaloob para sa mga social enterprises. Kaya sana talaga no maipasa natin itong batas na present bill sa ngayon na parehong nasa lower house no, nasa Kongreso at kayo din sa may Senado. Senado. Oo, Mama Apes. And siguro before natin isara itong ating discussion on present bill, ibanggitin ko lang siguro, Mama Apes, yung call to action no ng ating mga kasama sa present coalition. By the way, Mama Apes, ang present coalition, sila yung mga network of social enterprises. So, nangunguna dyan ang Institute of Social Entrepreneurship in Asia, so ang ISEA. Sila ang tumatayong secretariat ng present coalition. So, ang sa nabanggit ko, they are a network of social enterprises practitioners and resource institutions. So, isa po, Mama Apes, dun sa mga talagang sinusulong nila ngayon, yung to action is maipasa at ma-enact itong present bill. So that's one. Yung pangalawa is magkaroon sana ng nationwide education campaign na ang social enterprise ay isa sa mga pamamaraan kung paano tayo inclusively makarecover ng pandemya at sana ma-address natin itong kahirapan. No? At pangatlo, sinusulong rin ng koalisyon na magkaroon ng magka-develop tayo ng standards and benchmark for self-regulation and development nitong magsusuporta ng mga social enterprise initiatives. And lastly, Mama Apes, sinusulong rin ng network na magkaroon ng pag-uusap ang mga social enterprise networks para talagang
mas collective yung ating boses para maipasa itong batas na ito at matulungan ang ating mga nasa social enterprise sector. Ayan, oo, talagang pass the present bill now, yan ang ating panawagan. Sige, no, at ilay tayo po ay magpapatuloy sa ating programa matapos po ang ilang paalala. Sino ba ang nagsabing lalaki lang ang dapat maging breadwinner sa pamilya? At sino ba ang nagsabing pambabae lang ang gawaing bahay at pag-aalaga ng bata? Hindi ako. Hindi ako. Ako ang mamamalingke. Ako ang magwawalis. Ako ang magsasampay. Ako ang magpapalit ng gripo. Ako ang tutulong sa assignments. Ako ang magdadrive. Ako ang mag-aalaga ng mga bata. Ako din ang mag-aalaga ng mga bata. Ako naman ang magluluto. Ako ang bahala sa kuryente. Ako po ang maghuhugas ng pinggang. Ako ang magmamahal sa'yo. Ako ang kabalikat mo. At bukas, ako pa rin. Ang iyong partner sa bahay. Ang iyong partner sa buhay. Respect and equality. Ito ang bubuhay sa makabagong pamilyang Pilipino. Ang tagumpay natin tungo sa isang patas na bukas at mundong pantay-pantay ay nagsisimula sa bahay. Nasa ating mga kamay ang pagbabago. Suportahan natin ang isa't isa. Kaya natin ibahin ang nakaugaliang gender norms sa unpaid care work para mabigyan ang mga kababaihan ng mas maraming pagkakataon na gawin ang mga bagay na gusto niya para sa kanyang sarili. Care work is real work. Care work is shared work. Chongko sa Maguindanao del Norte. Dapat all equal ng Oxfam. Ayan, nakikinig pa rin po kayo at nanonood dito sa Oxfam Pilipinas, dapat all equal. Ayan, no, Ate Lay, siguro bago tayo magpatuloy sa ating programa, babasahin ko lang yung ilan sa mga nanonood dito sa ating Facebook Live ngayon. No, si Danny Fabroa Jubahib, si Ulysses Moleta Bonilla, si Jean Piruflo Mangkaw Montemor. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa ating programa. Ayan, sige, partner, baka gusto mo ipakilala, no? Yung ating pangalawang guest, pero baka may gusto ka munang isegue. Oo nga, Mama Ibs, kumusta ba ang iyong Valentine's Day? Mukhang ito yung next natin na magiging topic ng usapan, ano? So, kumusta ba ang iyong kamukailan lamang Valentine's Day celebration? Oo nga, hindi ko alam, no? Siguro kapag tumatanda na tayo, hindi na masyadong, hindi na uso yung lumalabas, no? Nakipag-date at lumalabas, no? Parang kipag-date. Actually, ang ginawa namin noong Valentine's ay naglinis ng bahay, nagluto. So, mas gawaing bahay yung aming ginawa ng Valentine's Day. Kayo ba, Ate Lay, ano ang inyong naging celebration? Oh my God, ang aming celebration ng Maibs was February 13. Ay, wow. Kasi nasa ako, malamig na upuan ng airport. Tumawa pa na ho na yun. Pero, yung sinasabi mga kanina, Mama Ibs, gawain bahay. So, mukhang tamang-tama ito sa, I think ito rin ang gustong gawin ng ating dalawang guests ngayon, no? At sila talaga ay isa sa mga sugid nating partner, influencer, and actually celebrity na sila ngayon, Mama Ibs. Ang dami na lang followers, actually. Mm-hmm. Hi, Doctina Tornithard. So I'm so glad and really honored to introduce Mama Ibs at sa ating mga tagapakinig. Yung ating guest ngayon, sila po ang ating isa sa mga very active na partner sa ating kampanya na magkakaroon ng
pantay-pantay na sharing, or sabi ko nga, sharing of care work sa ating mga tahanan, no, sa pamamagitan ng tulungan sa ating mga partners sa bahay. So, Mama Apes, please help me welcome sa ating celebrity guests. they are very known sa pagiging sa kanilang social media account, Mr. and Mrs. Domesticated. I-welcome po natin ang mag-asawang care champions, sina Doctina and Attorney Third Bagro. Hello po. Nakaka-pressure naman. Leia and April yung celebrity. Hindi. Oh my gosh, hindi. Diminyo ako. Nakamarami silang followers sa Instagram, kaya celebrity level na din, no? No! Ayan. Salamat, Doctina and Attorney Third, no, sa pag-guest. Thank you also for having us. Ayan, dahil tinanong ako kanina ni Ate Leia kung ano yung naging celebration namin, tatanungin din namin kayo, no, kamusta ang inyong naging celebration ng Valentine's Day mag-asawa? At ano yung kwento rin pala, no, nung inyong pangalang Mr. and Mrs. Domesticated? Ayan. Okay. So, February 14, well, trivia, napaka-corny namin. So, February 14 is also our boyfriend, girlfriend anniversary. Sobrang corny, no? So, it's our 19th year. 19th na, right? 19th year together officially. And so this year, simple lang naman, although we still went out, we had simple dinner outside, here lang, malapit sa amin. Nagpaalam pa kami sa mga anak namin, okay, we'll just, mommy and tatay will just have a couple time together because it's Valentine's. Yung isang anak ko sabi niya, when will Valentine end? Why do you always have love time? Yeah, so ano yun, last, ano na yun, we just decided, sige, we'll go out. Hindi na kami nakapagpa-reserve ng lugar eh. So, swerte lang, when we went out, dun sa malapit sa amin na mag-okay naman na place, there was an available table. So, saktong-sakto. So, very, very nice. Perfect end to that day. Kasi birthday din ng anak namin actually, yung 10th. Yeah, February 14. So, many things to celebrate. But we celebrated our daughter's birthday earlier that day. And also, isang namin, sabi ko kay Third, uy, since it's February 14, don't buy flowers, ha? Buy washing machine. So, sabi ko, kaya na bumili ng flowers, ha? Halaman na lang. Tapos sabi ko sa kanya, nakapili na ako, naka-order na ako. Yes! Oh, exciting! With that, Doctina, baka pwede po namin maitanong. Ay, yeah, kung bakit pwede Mr. namin... and Mrs. Domesticated. Oo, oh, yes, oh, yes. At saka, ano kaya yung care work na you enjoy doing together? Okay, sige. Okay. Well, yung Mr. and Mrs. Domesticated, idea yan it is actually. Naisip niya lang na magandang, kasi as a young couple, kasi married kami for ano pa lang naman. Almost 10 years. Almost 10 years. So, it's a part of everyday life, di ba? Pagiging domesticated and kailangan, parang it's something that we should celebrate because it's that you do every day and I'm sure maraming makaka-relate sa mga ginagawa sa bahay. And, ganun lang naman yung nag-start. Yeah. It's something that Tina thought and I agreed na ano siya, very relatable at magandang pangpukaw ng ano ng 'di ba ng attention ng mga tao. Yeah, yeah. So but basically idadagdag ko lang din na Mr. and Mrs. Domesticated, like something that you do for the house, making your home a real home but also healthier. Kasi important yun that, you know, you make an intentional effort to really be healthy as a family. Yan. And then, what are activities that we enjoy together? So, nabanggit na kanina, we love plants. We do love plants a lot. We always post, we post a lot about our balcony and our balcony is like a jungle. Si Third,
mahilig maghugas ng plato. So, yeah. Task niya yung maghugas ng plato. So, before, sasabihin niya sa akin, kapag maghugas ka ng plato, ganito gawin ko. Sabi ako, ah, okay, sige, gusto mo yan, ikaw na. Oo, maganda yan. para hindi na namin pag-awayan. Oo. So, kahit lalabas siya ng bahay, dahil task niya ang maghugas ng plato, hihintayin siya ng plato na mahugasan. Oo nga, exciting naman. Mama Ames, may follow-up question tayo, no? Sa usap. Sa usap. Hindi lang nausap ang hugas ng plato, pero talaga related to that. Over to you, Mama Ames. Oo, kanina natin nabanggit noon na talagang care champions natin itong sina Doc Tinat at 33rd, nako. Gusto ko lang din, no, curious lang din ako malaman, no, Doc Tina na 33rd, no, paano nag-umpisa yung paghahatian ninyo sa gawaing bahay? Is it automatic, no, mula nung kayo ay nag-asawa? Or ito ay talaga pinag-usapan ninyo, no, mula nung kayo ay magsama, no, sa isang bahay? Parang automatic naman siya. Yeah, we would love to say that the correct answer is that we talked about it. But at some point, parang naging automatic siya. But there are some tasks that we really said, we talked about na, ah, okay, that's better for you. For example, for teaching the kids about music and art, sabi ko, okay, that's really not my ano, so ikaw yun. Automatic pala na itinatask ko sa kanya. So yun. And then nung pandemic, because syempre dito lahat sa bahay, na-enjoy niya yung halaman. So at some point, sabi niya, siya nang mag-aalaga. Okay, yay! Ikaw na mag-aalaga, ako na lang ang taga-shop. Yeah, so, and then what else? So yun, those are some of the things that we discuss. Hindi naman mahirap like, kasi marunong, parang I guess important na nung bata ka lang kasi marunong ka naman sa kuwa. I think that's the first step. Mm-hmm. Kasi kung baseline, marunong ka sa bahay, then hindi mahihirapan when you have your own family. Mm-hmm. So, yun. And then, yun nga, parang, like yung plan, halimbawa yung gardening, hindi ko naman ginagawa talaga yun. Napilitan na ako gawin yun kasi nung pandemic, hindi na ako, gusto ko gamitin yung balcony kaya lang wala ng space. So, inayos ko yung balcony. Tapos, nung mula nung inayos ko siya, na-enjoy ko na rin siya gawin. So, hindi naman siya sobrang talagang nilista namin kung ano yung mga gawain at kung ano yung sa kanya. Parang it really just, may natural flow. Like, yeah. Kasi like, kunwari, we know our strengths. So, like, as I mentioned, si Third has yung strength niya. Meron siya sa strength sa music, art, ganyan. So, automatic na parang, okay, sige, dapat kapag ganyang activity, ikaw na yan. Si Third kasi maarte yan sa music, sasabihin niya, uy, tama, mali yung pitch mo, ganun. Saka, hindi ko napansin kung mali. So, siya, ganun. So, siya talaga nagtuturo sa kids about that. And then Third likes tennis. So, likes to play tennis. So, lagi niya sinasabi, he wants the kids to play tennis also. So, he's the one who makes the effort also to schedule with a coach and yung court para makapaglaro yung kids, ganun. And then meron siyang kakilala who teaches taekwondo. So siya din yung nag-invite, nag-set ng schedule, yung ganun. But other things like swimming. Yeah, so sa swimming, ganun. Yung mga activities ng mga anak namin talaga, no? Parang that really occupies a lot of our But yeah, like kunwari organizing ng books namin dito sa bahay kasi sangkatutak yung books namin.
ako yung nag-organize na. Ako rin taga-shop. Ako, Doc Tina, no, naku, maraming salamat sa mga shinare mo. At malino talaga, no, talagang nakabase kung saan mahusay ang bawat isa dun sa mga yes. na inyong ginagawa sa bahay. Sige, papapatuloy po natin ang usapang yan matapos po ang ilang patalastas. Buti pa sila, meron panlambingan. Buti pa sila, meron pang piig. Siguro dapat ibalik natin yung dati. Siguro dapat ligawan kita ulit. Dapat ibalik natin yung lambingan. Ibalik natin yung kilig. I love you. Ang pagkukusa sa gawaing bahay ay pagmamahal sa iyong may bahay. Because care work is teamwork. All equal ng Oxfam. Ayan, nakikinig pa rin po kayo at nanonood dito sa Oxfam Pilipinas. Dapat all equal at kasama pa rin po natin ang mag-asawang si Dr. Tina Langit Bagro at Attorney Third Bagro. Pero bago natin no, ipagpatuloy yung ating usapan, no, yung very interesting na usapan no, tungkol sa pagtutulungan ng no, mag-asawa sa gawaing bahay, batiin ko lang muna no, partner no, at Attorney Third din, Doc Tina, yung ating mga ilan sa mga nanonood ngayon. Si Robert Pineda Dingal, si Rosabeth Bunda, Norma Enriquez Manalo, Caligay Reyes, Nino Digueño, and Alicia Buhain. Ayan, lahat sila bumabati po sa Veritas Facebook page. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating programa. Ayan, Ate Lay, pagpatuloy natin yung ating tanong para kay Doc Tina and Attorney Third. Oo nga, Mama Apes, thank you so much. Well, very exciting and relevant talaga itong ating topic ngayon kasi di ba katatapos lamang ng Valentine's Day. So kanina nga na-mention ni Doc Tina na talagang mayroong kusang hatian, no? Hatian ng trabaho at napag-usapan niya. So communication talaga is one of the important aspect na dito sa usapang share of care work. Siguro itong tanong ko, Mama Apes, masiguro kay Attorney Third dito, no? Bilang tatay, bilang lalaki, paano kaya natin maiinganyo pa ang mga kalalakihan o mga partner, no? Dun sa bahay para magkusa sa paggawa ng gawaing bahay. So, kasi iniwasan nga natin yung terminong tulungan ang asawa kasi mukhang hindi siya tulong pero talagang kusa na paggawa ng gawaing bahay. Paano kaya natin sila mainganyo, Attorney Third? Magandang tanong yan. Hindi yan madali, no? Yung sagot sa tanong na yun, hindi madali. Kasi nga, marami, kumbaga, merong pag-iisip na ang gawaing bahay para sa may bahay, di ba? Pero siguro magsimula doon sa yung empathy, di ba? Kasi makikita mo naman ang bahay naman hindi naman siya diba? Para siyang motor, di ba? Kapag hindi mo siya inalagaan, hindi mo siya nilinis, hindi mo siya nilagyan ng langis, hindi mo pinalitan yung mga dapat palitan sa kanya, hindi yan tatakbo. So ganun din ang isang bahay. So kung hindi mo siya kung hindi ka mamamalengke, hindi ka magluluto, hindi ka maglilinis, hindi ka maglalaba, hindi aandar yung bahay. So, kung dapat ganun ang pagtingin natin sa paggawa, sa running a household. It's like running a business or running a motorcycle. Ganun din siya eh. So, merong mga kailangan gawin para umandar yun. And may gumagawa ng mga bagay na yun para paandarin ang motor. So, in the same way na ikaw yung, ambawa, may motor ka, may sasakyan ka, ikaw yung gumagawa ng sasakyan mo para mapaandar yun. Ganun din sa bahay. And hindi siya madaling trabaho kung gagawin mo siya ng mag-isa. So, kaya kailangan magtulungan yung mag-asawa dahil bahay nila yun parehas eh. Hindi naman yung bahay lang ng isa.
Naku, napakagandang mensahe, no? Oo. Yan yung tinatawag actually natin, Mama Apes, doon sa ating kampanya na redistribution of care work para hindi lang siya inaasa mo sa mga nanay, sa mga anak na babae, kundi sa lahat ng mga miyembro ng pamilya. So, thank you so much, Attorney Third. Mama Apes, magang may follow-up question ka. Yeah. Actually, gusto ko nga sabihin, no, tama yung sinabi ni Attorney Third, no? Housework is the work that makes all other work possible, no? Kaya mahalaga, no? Syempre, hindi ka makakapasok ng opisina kung walang magluluto sa'yo or walang maglilinis ng bahay niyo. So, dapat talagang pagtulungan to at hindi lamang isang tao ang dapat gumawa dito. Ito, no, ang susunod kong tanong para kaya Doc Tina at kay Attorney Third, no? Of course, no, may mga career na maganda pareho itong si Doc Tina at si Attorney Third, no? Abogado at doktor sila, no? Curious lang din ako, paano po ninyo ipinagsasabay yung inyong profesyon, no? At inyong pagiging magulang, no, sa inyong mga anak, no? At ganoon na rin bilang mag-asawa. Paano niyo binabalansing lahat ng roles na ito? Paano ba binabalanse? Well, ano yan? Give and take siya. Diba? Kasi, halimbawa, yung mga anak namin, maliliit pa sila. So, meron kami 5 years old, 9, tsaka 10 years old. So si Tina, doctor siya, pero nitong siguro the past almost a decade, talagang ang focus niya sa mga bata. Dahil nga, yun yung nasa season siya ng buhay niya na yung mga bata ay malapit, di ba, kailangan alagaan and breastfed pa yung mga anak namin. So talagang mas malaki pa yung oras na kailangan mula kay Tina. So ano yan, depende yan sa status ninyo sa buhay in terms of mga anak, in terms of kung anong opportunities na meron. So mas nakapag-focus si Tina sa running the house kasama ng mga anak. So mas marami siyang time doon compared sa akin. Pero I guess hindi rin ibig sabihin noon na parang hindi rin naman naging excuse yun na hindi ako tumulong sa bahay kasi nga as I said, hindi siya nung bata naman ako, lahat kami gumagawa sa bahay. May mga ano kami, apat kami magkakapatid, dalawang babae, dalawang lalaki. Yan, hindi naman namimili ng sex yung labada eh, di ba? Lahat naman kailangan maglaba. Kaya... So, yun yung importante din, I guess, na sa simula pa lang maturuan ng mga bata na kailangan magtulungan sa bahay. Yeah, so I guess dagdag ko lang din. No? So, gaya nga sabi ni Third, at this season of my life, tinanggap ko na it's not career-wise, hindi siya yung as I would have wanted if I were single. Kasi alam ko na at this season of our life, mas kailangan ng oras for the kids, yung ganun, you know, time runs so fast and you will easily reach the point na, oh my gosh, baka ayaw na kayong kasama ng mga anak niyo kasi may sarili-sarili na silang buhay. But nonetheless, we do make an effort to really give ourselves the opportunity to grow. So personally, I've grown a lot also learning academic-wise yung ganyan. So many things yung ganyan na I feel like when the kids are older, I can really apply them more yung ganyan. But yun, so I give myself grace yung ganon na okay, I hindi ako masyadong rara sa career, but there's so much more that I'm able to do, like share our life, and hopefully other people will also learn from what we are doing, yung ganyan. Tapos, basically yun. Gusto ko sabihin kanina. Tamang-tama. Doktina, talagang isa yan sa mga message din natin, no, especially sa mga young couples sa ngayon na women and men and you know, also have to make decision, alam mo yung especially sa activity of their choice.
So, yes, yung hard decisions also. Correct. Yeah. Oo. I guess siguro yun yung gusto kong palang sabihin kanina. I guess I'm lucky, oh lucky. Lucky that third is very understanding. Third really gives me the space to do what I want to do. And then yeah, just be who I am. Yung ganon. So, malaking bagay dyan, I guess, if it's not automatic. Kasi sa amin, parang it's medyo gentle. Gentle yung experience namin. Because we, ano ka, I guess, dahil medyo ano kami, pabigay na people sa isa't isa. But different couples, different ano, so, I guess other couples, kailangan mas pag-usapan, yung ganyan. Okay, oy, may pupunta na ako ganito. I will meet some friends or I need to go here. Ikaw sa kids, ha? Make sure that you are here, please. Uh-huh. Yung ganyan. So, during those days, third, really make sure to step up and also be there for the kids more kapag may mga times na gano'n. So, sana all. Sana all tayo. So if I may siguro Duktina, no, mukhang ang ganda na yung lumabas ng mga message natin sa young couple out there. Gusto ko lang emphasize nga na this is really an important, you know, time, and it is an important topic as well na mapag-usapan na at ma-recognize na ang care work is trabaho. Care work is work. Oo, trabaho talaga siya. At hindi siya personal, kundi political na siya ngayon. So, kailangan dapat mapag-usapan, and sinasabi rin kanina na dapat magkaroon talaga ng redistribution ng care sa bahay at sa community, and even sa ating pamayanan, no? And then, magkaroon din ng pagkakataon na ma-reduce or reduction of unpaid care tasks, and ma-represent itong usap na to, itong topic na ito doon sa legislation, at the same correct time as well, magkaroon ng reward itong mga care workers natin. Yes. So, with that, Doctrina and Attorney Third, ano kaya yung ating maipahayag, no, na call to action or message natin sa ating mga tagapakinig ngayon? O, bago tayo magtapos ang programa, kahit quick message po. Ako, ano lang, yung message ko ay babalik lang din sa ano, di ba? Bakit ba kayo nagsama sa in the first place bilang mag-asawa, di ba? Dahil gusto nyong mabuhay together as long hanggang, di ba? Hanggang sa dulo. So, again, nag-start yan sa place of love. So, I guess, to be able to be successful in a marriage, importante na lahat ng mga bagay, sinishare ninyo, di ba? Hindi lang yung, sabi nga nila, in sickness and in health, di ba? So, dapat pati in, ano, in cleanliness and in disorder in the house. kailangan yun, ano, sinishare din. Dapat 'yun ano, manggaling sa from a place of ano, from love, diba? Na dahil mahal mo yung dahil mahal mo yung asawa mo. Gusto mong matulungan sila kung paano mapagaan yung buhay nila, diba? Para maging masaya sila sa bahay. Whether or not ano 'yan, and goes the same way, diba? So yung, and I guess isang magandang paraan para ipakita yung pagmamahal ay yung pag-share, di ba, sa burdens ng pagtatrabaho sa bahay. Ayan, oo, nako, sorry, medyo naubusan na po tayo ng oras, alas 4 na po ng hapon. Oo, but I'm sure, Doctina, no, yung mensahe din naman ay kaparehas din po nung nabanggit kanina. Again, maraming salamat po, Doctina and Attorney Third, para sa oras na inyong ibinahagi para dito sa ating programa. At dyan na po, nagtatapos ang ating programa. Abangan po ninyo kami sa susunod na buwan sa March 22 sa parehong oras. Ito po muli ang Oxfam Pilipinas. Dapat all equal. Ako po si April Avelio Bulanadi. Ito naman po si Lea Anadon Payor na nagsasabi po sa ating lahat na maraming salamat. And sana po ay makinig tayo sa susunod na episode po natin. Ayan, dapat all equal sa ating lipunan at maging sa ating mga tahanan. Sumainyo ang katotohanan. Thank you.
Inyong napakinggan ang programang Dapat All Equal ng Oxfam. Hanggang sa muli, tuwing ka-apat na Miyerkules ng buwan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Dapat All Equal ng Oxfam. Sumainyo ang katotohanan.